Lubhang mahalaga ang papel ng kidneys sa ating katawan. Ito ang tumutulong sa pagtanggal ng dumi ng katawan sa pamamagitan ng ating pag-ihi. At kapag nasira ang ating mga kidneys, pwede itong magdulot ng kidney failure at kailangang magdialysis. Kaya nararapat lamang na alagaan natin ang ating mga kidneys. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga paraan upang maalagaan ng husto ang ating mga kidneys. Let's go! Limitahan ang protina sa pagkain. Alam niyo ba na ang pagkain ng sobrang protina tulad ng karneng baka, baboy at steak ay nagpapahirap pala sa ating mga kidneys? Totoo yan, kaibigan. Kaya nga ang mga may sakit sa kidneys ay nililimitahan ang protina sa pagkain. Ayon kay Dr. Elizabeth Montemayor, Head ng Section of Nephrology sa PGH at Professor in Physiology sa UP College of Medicine, kapag marami ang protina ang kinain, kailangang mag-double time sa pagtatrabaho ng ating mga kidneys bilang pagkahambing. Imbis na parang naglalakad lang ang trabaho ng kidneys, ay tumatakbo ang kidneys kapag marami tayong protina ang kinain. Pwedeng mapagod at masira ang kidneys sa katagalan. Dahil dito, hindi pinapayo ng mga doktor ang Atkins diet o South Beach diet na mataas ang protina sa dieta. Isang balanseng dieta ang pinaka-healthy. May kanin, gulay, isda at prutas. Bawasan ang asin sa pagkain. Limitahan ang pagkain ng mga maaalat tulad ng asin, patis, toyo, bagoong at maaalat na isda. Alam niyo bang mataas din ang asin ng instant noodles, chicherya at dilata? Makakabuti ring basahin ang nutritional label para sa dami ng asin. At kung maalat ang sabaw o sarsa, huwag na itong ubusin. Sa pagluto ng noodles naman ay kalahati lang ang seasoning o alat na ilagay. Hindi naman bawal ang pagkain ng mga maaalat, pero bawasan mo lamang ito. Kapag nasobrahan ang asin sa katawan, tataas ang blood pressure at ang high blood pressure ang sisira sa ating kidneys. Gamutin ang high blood pressure. Kapag mataas ang iyong presyon sa 140 over 90, dito na nag-uumpisa ang pagkasira ng ating mga kidneys. Gusto ng ating mga kidneys ang normal na presyon sa dugo. Bawasan ang alat sa pagkain at uminom ng gamot sa alta presyon. Gamutin ang diabetes. Napakasama ang naidudulot ng diabetes sa kidneys. Alam niyo bang sinisira ng diabetes ang kidneys at pwedeng magdulot ng kidney failure at pagdadialysis? At ayon naman kay Dr. Montemayor, kahit bahagya lang ang taas ng iyong blood sugar, pwede pa rin masira ang iyong mga kidneys. Wala raw ito sa taas ng blood sugar pero nasa tagal ng iyong diabetes. At kapag 5 hanggang 10 taon ka nang may diabetes, nag-uumpisa nang masira ang iyong mga kidneys. Kumonsulta agad sa iyong doktor at gamutin ang diabetes at alta presyon. Limitahan ang paggamit ng pain relievers o gamot sa kirot. Ang mga pangkaraniwang pain relievers tulad ng mefenamic acid, ibuprofen at mga mamahaling pain relievers tulad ng celecoxib ay pwede palang makasira ng ating mga kidneys. Kinakailangang limitahan ang paggamit nito sa isa o dalawa kada linggo. Pagkatapos ay papahinga muna natin ang ating mga kidneys bago muli bigyan ng gamot sa kirot. Kaya kung ikaw ay may arthritis, maaaring lagyan ng mainit na tubig o hot compress at uminom ng paracetamol tablets lamang. Uminom ng sapat na tubig sa isang araw. Ang pangkaraniwang payo ng mga doktor ay ang pag-inom ng 8 basong tubig sa isang araw. Makakatulong ito sa pag-iwas sa kidney stones o bato sa bato. Huwag kang magpapasobra ng pag-inom ng vitamin C. Ayon kay Dr. Montemayor, hanggang 500 mg lamang ng vitamin C ang kanyang marerekomenda. Ang sobrang vitamin C ay pwedeng magdulot ng kidney stones at ang kidney stones naman ay pwedeng umabot sa kidney failure kapag hindi naagapan ng maaga. Magtanong muna sa doktor bago uminom ng kahit na anong gamot. Magpa-check ng ihi, dugo at kumonsulta sa inyong kidney specialist o doktor. Napakahalaga ng kidneys sa ating katawan. Alagaan natin ito.
Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang aming subscribe button at notification bell para ma-notify namin kayo sa tuwing may bago kaming video. This is Mr. Y. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.